Sumayin na po tayo lahat at mag-isa sa ang buhay na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumaiyong inyong lahat. At sumaiyong rin. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay Magnificat. Ito ang awit ng papuri ni Maria na nagtatakbo sa kagandahan mo Diyos, hindi lamang kay Maria nakatuon ang pagliligtas ng Diyos, kundi maging sa Israel at sa buong sanlibutan. Gagawin ng Diyos sa kanyang bayan ang kabutihan iginawa niya kay Maria na kanyang abang lingkod. Itataas niya ang mga mahihirap at ang mga mababa, at ibababa niya ang mga makapangyarihan. Mapagpataas at ang marahas. Ang Magnificat ay awit ng papuri sa Diyos. Isa rin itong propesiya. Mga kapatid,
Inipon tayo bilang mga kaanib-nampan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sino mong nagpagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na nagpagpaganyay ang mga makasay magsisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukulukan sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panunubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Thank you.
Ama namin makapangyarihan ginoong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhan nakita mo sa kamatayan na sanda. Ipagalaw mo sa mga nagdiriwang sa kanya nagkatawang tao na may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa panunubos namin ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawa ko si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong karina at isang pitser na ano. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, iniahantod ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, napuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko Thank you.
Tama niya, pinakauna ka tumanggap kay Jesus sa iyong puso. Panalangin mo kami sa pag-ibig sa sanda at sa pag-tanggap sa kanyang anak sa aming mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating ipaapak na Diyo ng Adviento. Maraming salamat po sa pamilya Castardo para po sa pagsisindi ng ipaapak na kandila ng Adviento. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mabuti sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aming espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa pagniningap niya ang kanyang mga lipid, at mula ngayon ako ito at awaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa madakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ginabaga niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at ikinaas ang mga nasabang kalagayan. Binusog niya ng mga mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagpupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa patuloy po nating pag-inilay sa siyam na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng dakilang Kapaskuhan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paglinobena natin ngayong simbang gabi bilang pasasalamat sa pagdating ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy natin pinag-inilayan ang mga tema. Noong unang araw ay ang patutuo ni Juan Bautista na higit sa lahat ay nagpapahayag ng tatlong mahalagang katotohanan. Una, ang katotohanan na may Diyos. Pangalawa, ang katotohanan na may karunungan ng tao. Pangatlo ay ang tanging makapagliligtas lamang sa karunungan ng tao at magpapatawad sa kasalanan ng tao ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Noong pangalawang araw, nakita po natin yung hamon ay pinahayag ng buong kapal na maging kasindikin tayo ng mga
Maging kasindikin tayo sa Diyos. Katulad ng pagkadikit ng mga Israelita sa Diyos na naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Pangatlo ay nakita po natin ang hamon na ipinahayag kay San Jose na tayo rin po ay inaanyayahan ng Diyos na maging kabahagi sa patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Maaring kahit na ang tingin ng tao ay palaking butas lamang ito. Pangapat ay ang paanyayan ay pinahayag ng pumikaba sa pamagitan po ng mga salitang binitiwan ni Elizabeth na nilingap ako ng Diyos. Sa tatlong pagkilos, una, makita namin sa sarili nating kasaysayan ang maliwanag na paglingap ng Diyos. Pangalawa, ibahagi natin ang kasaysayan ito ng paglingap ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay at sa mga susunod na salit-salit lang. Pangatlo, dito tayo hulgot ng lakas sa mga kasaysayan ng paglingap ng Diyos sa ating buhay upang harapin natin at bigyan tayo ng lakas sa ating pagkilos sa daigdig na ito habang maharap natin ang hamon ng mundong ito. Panglima ay pinagnilayan natin yung pagtugon ni Maria. Sabi natin ay bakit madaling tumugon si Maria sa utos ng Diyos sapagkat nasanay siya. Nasanay siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun din ang hamon ay pinigyan natin ang pansin. Kinakailang ngayon, masanay tayong sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. At tulad ni Maria, maging madali ang pagtugon natin sa kalooban ng Diyos. Kaano man ito kahirap, isa katuparan. Panganin ay binigyan natin ng paghinilay ang bahagi po ng pagdalaw. Baka may mga nais ng Diyos na dalawin tayo. Mga tao kinakailangan natin na bigyan ng kagalakan. Sabagkat katulad ni Maria, dala-dala natin sa Jesus. Ngayon po ay kasama pa rin po sa pagdalaw ni Maria. Ang ibanghelyo natin ngayon. Ito pa rin yung panahon na kung saan si Maria tumigil ng tatlong buwan kasama ni Elizabeth. Pero dito, ipinahagi po yung tinatawag nating awit. Higit na kilala sa wikang banyaga na Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Ang nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos na ipinamanik ng mahal na Birheng Maria. Pulutusin po, itong awit na ito ay ang practical application nung number 4 na binigyan namin ng pansin. Kasi ano ba yung nabi na natin sa number 4? Ay yung maliwanag na pagkilos ng Diyos sa aking buhay na hindi niya ako pinabayaan. Kaya po nakita po natin dito, alin na, nilista ni Maria yung paglingap sa kanya ng Diyos.
ni Lisa ni Maria. Kaya po nakita natin dito na sa mga nabanggit na mga salita, dito niya nakita yung patuloy na paglingap ng Diyos. Yung itinataas niya ang mga duka na ang mga mayaman ay kanyang pinapababa ay nangibahagi po ng kanyang karanasan at ng bayan ng Israel. So, nakalista po dyan. At yun sa pamagitan ng kanyang pag-awit, ay ipinahayag niya ito. Hindi lamang po kay Elizabeth. Alam niyo po yung mga Israelita, para po kasi yung tinatawag natin ng unang kapanahon, hindi tinatawag natin ang oral tradition na para maalala ng tao yung kanilang mga kwento, inilalagay nila sa awit para ka naman magmadaling maalala. No? Naalala ko tuloy yung isang pagkakataon na pinapadasal yung ama namin. Padre, hindi ko po alam yung ama namin. Awitin ko. Yun. Sa ulano kapag inawit. Kaya ito rin yung makalumang pamamaraan na ginagawa ng Israelita para madali nilang masaulo. No? At ito yung pamamaraan na yung ipinamanik ni Maria. Hindi lamang po kay Elizabeth, ngunit po sa loob ng 2,000 taon na atin pong maririnig hanggang sa ngayon at patuloy na nagbibigay na lakas. Kaya ito rin po yung pangatlo. Yung tinatawag na po natin, dito humuhugot ng lakas. Nagbibigay ng inspirasyon sa isang mas maliwanag na pagkilos para makatugon sa panawagan ng Diyos. So ito yung practical application noong ng ika-4 na araw natin ng pag-inilan. Particular sa naranasan ng mahal na Birhen Maria. Pero ano yung hamon na ipinapamanin ko sa atin ngayon? Well, sabi nga po natin, ito yung papupuri ni Maria. Ito yung isang paraan ng papupuri ni Maria. Isang pag-awit. Maaaring hindi nung tayong magbigay ng papuri kay Maria. Pero kung akong tatanungin, ay sigurado hindi ko po pipiliin ang pag-awit sapagkat hindi ganyan kaganda yung aking boses para umawit. Maaaring sa ibang mga pamamaraan, pwedeng sa tula, pwedeng sa paggawa ng istorya, pwede sa pamagitan ng pagsusulat o maaaring sa pamagitan ng pagsisimba pag-araw ng Linggo. O maaaring katulad ng isang kaibigan na ginagawa niya kasi sa isang doktor, once a month, siya ay nagki-clinic. At yung clinic niya yun, once a month na yun, wala siyang kinatanggap na bayad. Yun ang kanyang pamaraan ng pagbibigay ng papuri sa kadakilaan ng Diyos. O maaari din o, na katulad na sa una nating pagbasa, yung una po nating pagbasa ay mula po sa aklat ni Samuel. Na ano po nakita po natin sa unang nating pagbasa? Na itinahayag ni Ana. Sino si Ana? Si Ana ay nanay ni Samuel. Na sa pagkataon niya, dinala niya sa templo ang kanyang anak ni Samuel. At kasama dito, nagdala siya ng isang torong 3 taon. 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Bilang kanyang pagkaparangal sa kadakilaan ng Diyos. Kasi bakit? Gawa ng binigyan siya ng anak, si Samuel. Yun yung kanyang pamamaraan ng pagkaparangal sa kadakilaan ng Diyos. Pero hindi natapos yun. Ano pa ang ginawa niya?
yung mismong si Samuel ay hinihandong niya sa Diyos. Well, yung po paglilingkod sa Diyos, hindi po pinipilit yun. No? Kahit nasabihin natin na yun ay pangako ng iyong nanay o ng iyong